kapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging alam mo, puluan hati sasambahin lagi ang alam mo, ang alam mo. Pray tayo. Amang Diyos, salamat po sa araw na ito sapagkat kami po yung pinalakas, kami po yung binigyan ng buhay, Panginoon. Bagamat maraming mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay, ay nariyan ka upang tumulong sa amin, O Diyos. Alam namin na walang pagsubok na hindi namin makakayanan sapagkat ikaw po ang aming kasama, ikaw po ang aming karamay. Kung kami man ay lumakad sa apoy, kami yung sasagipin. Kung kami man po'y nasa tubigan, nasa karagatan, meron kami saklolo na galing sa iyo, Panginoon. Alam namin, kagaya po ng mga alagad mo, noong unang panahon, di mo sila pinabayaan. Nung sila'y magtiwala sa iyo, Panginoon, ng kanilang mga puso ay inilakip sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Hindi mo sila pinabayaan, kundi sila ay pinagpala mo, blines mo sila, Panginoon, iningatan mo sila, at patuloy na iniingatan mo. Amang Diyos, sa umagang ito, kami po yung pagpalain ng iyong mga salita. I-bless mo po kami, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong blessing upang kami po, Panginoon, ay magalak at lalo pang makapagpuri, Panginoon. Kailangan namin itong blessing na nagmumula sa iyo sapagkat napakahalaga nito bilang isang mananampalataya. Ang sabi mo, mapalad ang nakikinig ng iyong mga salita. Ang pagkain namin, Panginoon, ay ang iyong mga salita. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig mo, Panginoon. Kaya, sa mga kapatid naming wala pa ngayon, dako mo po sila, O Diyos, upang kami po'y magsama-sama sa isang layunin, walang iba, kundi ang pag-aralan, Panginoon, ang iyong kalooban habang kami nabubuhay. Nawa masunod namin o to, Panginoon, sikapin namin na kami po'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong mga salita at panalangin. Sa kapanin mo po ang iyong lingkod na magsasalita ngayon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang magbigay ng sasabihin sa kanyang bibig. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Sa mga sa live streaming na ito, ay yung pagpalain mo, may mga sakaramdaman, yung ipuin, O Diyos, at pagalingin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Puri natin ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Ang nagagalak sa Panginoon, magsabi ng Amen! Amen! Praise God. No? Sapagkat ang Diyos po ay mabuti. No? Mabuti. Kaya na-invento ang awit na kay buti-buti mo, Panginoon. Sapagkat sa kabutihan ng Diyos, tayo lumalakas. Kung hindi mabuti ang Diyos, baka nasaan ka na ngayon. Di ba? Kung hindi mabuti ang Diyos, eh, makawala ka na ngayon dito. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay nagpapatuloy. Amen? Kaya wala tayong sapat na ibayad sa kabutihan ng Panginoon kundi pagpapasalamat. At patuloy na paglilingkod, patuloy na pag-awit, patuloy na pagpupuri, patuloy na susunod sa kanyang kalooban. Yun lamang ang tanging nating maiaalay sa ating Diyos. Kaya sa ating pong
pag-aaralan ngayon, kailangan natin ng blessing ng Panginoon. Amen? Bakit? Eh, pangako niya yan sa mga sumusunod sa Kanya. Sa Kanyang mga salita. Praise God. Ang topic ko po ay ang mga taong tunay na mapapalad sa Panginoon. Ang mga taong tunay na mapapalad sa Panginoon. Hindi malalapad, mapapalad. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Merong mapapalad na tao sa Panginoon. Meron bang hindi tunay na mapapalad sa Panginoon? Meron din po, mga kapatid. Ang tao kasi, lalo na pag sanglibutan, ibang ibig sabihin ng mapalad sa kanila. Maraming pera, maraming kotse, may kotse, ayan, oh, napakapalad ko na. Maganda itsura, maganda, mga gwapong mga anak, mataas ang pinag-aralan, magandang trabaho, magandang bahay, nakukuha nila mga bagay na material sa mundong ito, ng walang kahirap-hirap. Ayan, ayan. Tawag sa ano, mapalad ka, pre. Mapalad ka, bro. No? Pero, bilang isang mananampalataya, hindi yan ang tunay na mapalad sa Panginoon. Amen? Maring mapalad ka sa paningin ng tao. Bakit? Nakukuha mo yung gusto mo eh. Pero, bilang isang Kristiyano, hindi yan ang tunay na mapalad sa Panginoon. Glory to God. Masakit isipin, ha? Kung iisipin natin, kung yun ang mapalad, eh, tayo ang hindi mapalad. Bakit? Wala tayong kakayahan. Eh, mapalad pala, may pera. Eh, tayo, wala namang pera. Mapalad pala, eh, may maraming kotse. Eh, tayo, well, wala naman tayong kotse. Nasa isip pa lang. Kung yun ang pagbabasehan, mapalad nga talaga sila. Pero hindi po yun ang basehan sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po, hindi ganun kung tumingin. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi tumitingin gaya ng tao. Ang pagtingin kasi ng tao, ano eh, panlabas na ano. Pero ang Diyos, tumitingin sa ating mga puso. Amen? Praise the Lord. Uri natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya, masakit isipin para sa kanila na ang tunay na mapalad ay hindi yung ganong uri ng pamumuhay. Kahulugan po ng mapalad, na bago tayo pumunta doon sa ang mga tunay na mapapalad sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng mapalad? O blessed. Blessed. To confer o maggawad ng prosperity and happiness. No? Nagawaran ka. Blessed ka eh. Nagawaran ka ng prosperity and happiness. Lucky. Sa ano to, sa dictionary to. Prosperous. Happy. Fortunate. Sabihin nga natin, prosperity. Ayan. Antonyms. Kabaligtaran ng blessed. Sumpa. Kabaligtaran ng bless o mapalad ay sumpa. Unfortunate ang tawag din doon. Kabaligtaran. Pag mapalad ka, fortunate ka. Pero kapag hindi ka mapalad, unfortunate. Na? Glory to God. Urihin natin ang Panginoon. Sa Biblia, may kahulugang ganito ang ibig sabihin ng bless. Sa Griego ay makarios. Sabay-sabay natin sabihin, Makarios. Ayan. Makarios. Ano nga pala ang ibig sabihin ng bless sa Greek? O sa Greek word ng mapalad? Makarios. Ayan. Wala pa kasi yung mga tao eh. Audience, kaya maraming aso. Yan yung mga audience natin. Makarios. Kaya may mga pangalan dyan na tao na makario. Yan. Ibig sabihin ng makaryo ay mapalad. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Ibig sabihin pala ng makaryo sa Greek word ay makaryos. Ibig sabihin mapalad. Yan.
Kaya may mga taong pangalan Makario eh. Ang pangalan mo, bro, Makario, ah. Mapalad. Mapapalad. Ayan. Hindi malalapad, ah. Iba yun. Balik tayo, mga kapatid. Sino ba ang tunay na mapapalad sa Panginoon? May pera ba? May kotse ba? Malaki ba bahay? Hindi po. Sabi mismo ng anak ng Diyos, sabi mismo ng anak ng Diyos, ganito po ang sabi. Sa Mateo, sa 5, talata po ay 3, ang mapapalad daw ay ganito. Mateo 5, bilisan natin pala. No? Dahil maigi ang oras. 5:3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob, poor in spirit. Ah, yun pala yun. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen? Amen. Praise God. Ang tunay palang mapalad sa Panginoon ay yung mapagkumbaba. Amen? Payag ba kayo, mga kapatid? Yes. Wala ka palang pera eh. Hindi sinabi, ang mapapalad ay may pera. May kotse, may bahay. Hindi. Kailangan mo lang pala maging mapagkumbaba. Amen? Amen. Naranasan ko dati mapagmataas. Ano nangyari? Binagsak ako eh. Pero nung bumagsak ako, mga kapatid, naging aral yun. Natotoo pala ang salita ng Diyos. Amen? Na kapag ikaw ay nagmamataas, ikaw ay babagsak. Pero mananatili bang bagsak? Hindi. Patuloy kang magpakumbaba, muli kang itataas uli ng Panginoon. Amen? Amen? Praise God. Kaya sabi, isa sa mga tunay na mapapalad na tao sa Panginoon, mapagkumbaba. Sabay natin sa katabi natin, mapagkumbaba. Sapagkat, kanila ang kaharian ng langit. Lahat ba tayo mapagkumbaba? Sikapin natin, mga kapatid. Habang tayo nabubuhay, sikapin natin tayo mapagkumbaba. Bakit? Iyo ang kaharian ng langit. Ano pa? Kapag ikaw ay mapagkumbaba, meron palang biyaya. Let us read that in the book of Santiago, James. Ayan. 4 verse 6, it says, punit-punit na tong Bible. Kailangan ng siguro palitan. Ayan. But he giveth more grace, wherefore God resisteth the proud, but giveth grace unto humble. Ayan. Sa Tagalog, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ang sumasalangsang sa mga palalo. Ano ibig sabihin ng palalo? Mayabang. Huh? Palalo, mayabang. Datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Amen? Palakpa natin ang Panginoon. Huh? Ang isa pala sa mga mapapalad, mga luckiest people in the Lord is humble. Bakit? Kanila ang kaharian ng langit at merong biyaya na ibibigay sa kanila. Praise God! Glory to God! Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ano pa? Kapag ikaw ay mapagkumbaba, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay itataas. Pastor, kailan ba ako itataas? Sa itinakdang panahon. Ayan. Ang Diyos kasi gumagawa yan sa takdang panahon. Hindi siya una-unata. No? Tinataas ka in the perfect time. Amen? Pasok po, bro. Glory to God. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Basahin po natin sa Santiago sa 4, talatang Gs, na ang mapagkumbaba ay tinataas. Kaya ikaw ay mapalad kapag ikaw ay mapagkumbaba. Una, sa iyo ang kaharian ng langit. Pangalawa, bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. At pangatlo, kanyang itataas ka. Kailan? Sa takdang panahon. Praise God. 4:10 ng Santiago. Mapagkumbaba. Wala kasi dito sa ano eh. Sa
Forte ng Santiago, magpakababa kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo. Sa Pedro, unang Pedro 5, talata po ay 6, ganito po ang sabi, kaya magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang itaas niya kayo sa takdang panahon. Amen? Kailan nagtataas ang Diyos? Doon sa mapagkumbaba, sa takdang panahon. Hindi natin alam ang pag-iisip ng Panginoon. Ang pag-iisip ng Panginoon mas mataas sa isip ng tao. Ayon yan sa aklat ng Isaias. Glory to God. Kaya kapag gusto mong maging mapalad, no need money. Hindi kailangan ng money, hindi kailangan ng kung ano-ano man. Ang mapalad sa Panginoon, mapagkumbaba. One of the requirements para ikaw ay makapasok sa langit ay mapagkumbaba. Be humble. One of the example of humbleness is Jesus Christ. Philippians 2 verse 5 to 10, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him a form. Kinuha niya yung form of a servant. And being found as a fashion as a man, he humbled himself. And became obedient unto death. Nagmasunurin sa cross. And became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him. Itinaas siya ng Diyos. Exalted him. And give him a name. What name? Jesus. Amen? Amen. And give a name which was also in Christ Jesus. Praise God. Puri natin ang Panginoon. Glory to God. And being found as a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him. At that the name of Jesus, every knee should bow in things of heaven, in things of earth, in things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen? Si Kristo pala nagpakumbaba eh. Kaya ano nangyari? Itinaas siya ng Diyos. Na? Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya pinanghawakan pa lang na ng pagkapantay sa Diyos. Eh, pantay pala eh. Hindi mo pwedeng sabihin pantay, wala namang kapantay. O pantay yun, saan? Wala naman. O, pag sinabing kapantay, may dalawang entity na pinagpapantay. Eh wala namang entity, isa pa, isa lang. Hindi pantay. Asan yung kapantay mo? Ganon. Pero anong ginawa? Nagpakababa siya. Nagmasunurin. Kaya, ang papasok po sa langit, una, mapagkumbaba. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Napakarami. Mapagkumbaba pa lang, ha? Tataas ka ng Diyos, bibigyan ka ng biyaya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Glory to God! Gaya ni Kristo, siya'y mapagkumbaba. Basahin natin sa Tagalog para mas malinaw po. Philippians 2 verse 5-6. Tularan ninyo si Kristo Jesus, bagamat nasa anyo siya ng Diyos, hindi niya pinanghawakan ang karapatan niyang bilang kapantay ng Diyos, kundi itinabi niya ang kanyang dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. Nag-anyo siyang alipin nakitulad sa mga tao, at nang tagday niya na ang anyo ng tao, nagpakababa siya ng lubos hanggang sa namatay sa krus. Kaya naman, dinakila siya ng lubos ng Diyos at binigyan ng pangalang mataas. Itinaas ba? Nung nagpakababa siya, itinaas ba? Amen. Kaya ang nagpapakababa, siyang itinataas. Kung kaya sa pangalan niya Jesus ay luluhod ang lahat ng sa langit at sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa at ipapahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Puli natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa mga kapatid na taong pinagpala o mapapalad sa Panginoon, hindi yung mapera, hindi yung makotse, hindi yung may bahay, malalaking bahay, mga malalaking dote. Anin mo yung mga lote na yan. Kung wala kang ganitong requirement sa iyong puso, wala kang mapagkumbaba. Ang pangalawa, nangahapis. Pastor, ano ba yun?
nahahapis. Mapalad pala yung nahahapis. Mapalad pa yung tumatangis. Eh, wala tayong magagawa. Sinasabi ng Biblia, sabi ni Kristo, sabi ng anak ng Diyos, sa Mateo 5, talata po ay 4, na ang mapapalad pala ay mga nangahahapis. Ano ibig sabihin ito? Sa ibang salita, tumatangis. Mapalad ang mapapalad ang nangahapis sapagkat sila'y, praise the Lord, aaliwin ng Diyos. No? Isang biyayang na hulog. Kailang huwag mong tapatan. Baka mabukulang na. Ayan. Ang sabi, mapapalad ang nangahapis. Anong nangahapis? Umiiyak, tumatangis. Bakit? Aaliwin sila ng Diyos. Bakit sila tumatangis, mga kapatid? Dahil sa mga pagsubok sa kanila. Bakit? Sinusubok sila dahil sa pagka-Kristiyano nila. Kaya sila naman ay aaliwin ng Panginoon. Glory to God, pag hindi ka na tumatangis, hindi ka na hapis sa paggawa ng kalooban ng Diyos, isipin natin baka hindi tayo anak. Isipin natin baka hindi tayo Kristiyano. Kasi mahirap ang maglingkod. Maglilingkod ka, maalwan yung buhay mo. Ano yung maalwan? Nakukuha mo lang ang gusto mo pero naglilingkod ka. Parang hindi ka dumaranas ng pagsubok eh. Sapagkat sabi sa salita ng Diyos, ang mga nagnanais na mamuhay ng kabanalan kay Kristo, daranas ng pagsubok. Ikaw, kontra ka. Lalo pang, ano, maalwan yung buhay mo. Hindi ka dumaranas ng pagsubok. Kristiyano ka ba talaga? Basahin po natin. Lahat ng nagnanais, 2 Timoteo 3:12, lahat ng nagnanais na mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay yayaman. Yun ba yun? Hindi. Ay daranas ng mga pag-uusik at mga pagsubok. Kaya tayo mga Kristiyano, sanay sa mga pagsubok. 4:12 ng Pedro, ganito po ang sabi. Mga minamahal, huwag ninyong ipagtaka ang mahigpit na pagsubok na daranasin ninyo. At huwag ninyong isipin na kakaiba ang mangyayari sa inyo, kundi magalak kayo dahil kung ano ang pakikibahagi ninyo sa kahirapan ni Kristo. Kristiyano tayo eh, nakikibahagi tayo sa kahirapan ni Kristo. Eh, naglilingkod ka. Ah, paypay, kotse, dami pera. Hindi mo mararanasan yung kahirapan ni Kristo. Bakit? Nakukuha mo ako din. Pero kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, nakikibahagi ka sa kahirapan ni Kristo. Pero hindi tayo against sa pagiging ano, mayaman. Huh? Kasi kaya nang may mayaman sa Biblia, pinalikuran ng Panginoon. May mayaman dapat. Dapat mayaman ka, namamahagi ka. Amen. Merong kwento sa Biblia eh. Panginoon, gusto kong pumasok sa langit, anong dapat kong gawin? Sundin mo ang 10 utos at sumunod ka sa akin. Panginoon, sinunod ko na 10 utos. Hindi niya kayang sundin si Jesus. Hindi pa rin siya papasok sa langit. Tunay. Glory to God. Purihin natin ang Panginoon. Hindi niya kayang sumunod sa Panginoon. Ano pa ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at sumunod ka sa akin? Yun eh. Diba? Nasunod ko na 10 utos, ano pa ba? Ipamahagi mo ang iyong kayamanan, sumunod ka sa akin. Yun ang hindi niya kaya. Kaya hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Iba na ang utos nung dumating na si Kristo, hindi na 10 utos. Higit pa sa 10 utos. Amen? Kung 10 lang, eh huwag na itong tipan ng bagong tipan. 10, ito lang. Diba? E saan nakalagay ang 10 tipan? 10 kautusan, dun sa quiz namin, dun sa team building, ano eh? Sa Exodo yung nakalagay. Saan nakalagay ang 10 utos? Exodo. Ang ganang quiz lang. Puli natin ang Panginoong Diyos, doon tayo sa nangahapis. Bakit? Merong aaliw sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, bago siya bumaba, bago tayo kunin, bago tayo i-rapture, sabi ng iba, bago tayo agawin, mga aliwan kayo sa mga salitang ito. Alin yung mga salitang ito? Ito. Diba? Basahin po natin sa Tesalonica, na ganito po ang
nakasulat. Tayo aagawin sa isang kisap mata. Sa pagtunog ng trompeta. Sapagkat ito'y sinasabi naman sa inyo ng salita ng Panginoon na tayo'y nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo makauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. No? Walang unang-unahan. Namatay ka noong 1914, patay ka pa rin. Hindi ka pwedeng mauna sa amin. Lahat tayo bubuhayin. Yung mga buhay, hindi napapatayin. Buhay pa rin yun. Sama-sama na yun. Sabay-sabay tayong pupunta sa langit. Hindi yung namatay ka, 19-pot, nauna ka na sa langit. Hindi, walang ganun. Sabi, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Yung mga natutulog, andun pa rin yun, bubuhayin sila para tayo sama-sama. Yung buhay at patay na binuhay, aagawin ng Panginoon. Next, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, may pakakap ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito yung mga Kristiyano na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay pero hindi inalisa ang kalooban ng Diyos, hindi umalis sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kung magkagayon, tayo na nga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga lapa upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman. 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya ang Diyos, aaliwin tayo ng ng kanyang mga salita. Daranas man tayo ng hapis, daranas man tayo ng mga pagsubok, merong aaliw sa atin. Hindi tayo aaliwin ng pera. Nagdaranas ako ng pagsubok. May pera naman ako eh. Hindi ganun. Ang tunay na Kristiyano ay sanay sa mga pagsubok. Nilulutas sa pamamagitan ng panalangin at daing. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Aaliwin sila. Mateo 5:4. Ano pa yung mga pang-aliw sa ating mga sarili habang dumaranas tayo ng pagsubok? Sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Let us read that in the book of Psalm, chapter 1, verse 2. Ganito po ang nakasulat. Bilisan na natin mga kapatid. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautosan ng Panginoon at sa kautosan niya nagbubulay siya araw at gabi. Amen? Ang kasayahan niya pala, inaalim siya sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya tayo mga kapatid, Bible reader tayo. Amen? Bible lover tayo. Amen? Glory to God. Sinong Bible lover dito? Taas ang kamay. Bakit? Yan ang ating sandata eh. Pag kami ni Pastor Bill lumalakad ng dalawa lang kami. Pastor, dala mo ba yung baril mo? Yung ang tawag sa Bible namin, baril mo eh. Oh, dala ko, Pastor. Itong dala ko pa nun eh. Nakatupi pa yan, parang magkasya sa bulsa ko. Inagay yung patanjalyo. Mga pocket book, pocket Bible. Yan mga kapatid na. Kaya, isa sa mga tao mapapalad sa Panginoon, hindi maraming pera, hindi maraming bahay, kotse, o anumang kayamanan dito sa sanglibutan, ang kailangan niya lamang ay mapagkumbaba ng beruan. Pangalawa, nangahapis. Pangatlo, mga kapatid, saan yung pangatlo ko? Maamo. Yan. Maamo ka ba? O isa kang lobo? Yan. Yung lobo kasi pwede mag-ano yung tupa eh. Di ba yung balak ng tupa, pag namatay yung tupa, natanggalan, tapos pwedeng i-jacket. Tayo mga kapatid ay tulad o ang mga mapapalad sa Panginoon ay maamo. Amen? Wala kang pera, wala kang kotse, maamo ka. Gusto niya. Bakit? Mapalad ka na pala sa Panginoon. Bakit? Tulad ka ng tupa. Pag ikaw ay maamo, mamanahin mo ang lupa. Anong lupa ito?
Eh, wala kang kapirasong ano, lote? Hindi. Ang hirap pa, ilang square, magkaring square meter. Tapos mamanahin mo pa. Alit ang mamanahin? May lupa sa langit. Amen? Basahin po natin. Sa Kawikaan, 8, right tayo 1, sabi, nasa siping niya nga ako, gaya ng matalinong manggagawa, at ako'y kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak lagi sa harap niya. Ito si ang anak ng Diyos to. Ang sabi, nasa siping niya nga ako. Si Kristo, yung anak ng Diyos, nasa siping, nasa tabi ako, nino ng ama niya. Gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya araw-araw. No? Naliligaya ng ama sa kanyang anak araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. May tinatahanan pa ng lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak na mga tao. Meron palang tinatahanan ng lupa na yun ang mamanahin ng mga maamo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. No? Sa langit, mayroong tinatahanan. At doon sa langit, nandoon ang masaganang kapayapaan. Dito, walang masaganang kapayapaan dito. Katulad yung may bumabagsak. Payapa. Boom. Oh, meron bumabagsak eh. Doon sa amin, may bumabagsak na pusa eh. No, natutulog kayo, wala kapayapaan. Sa Biblia, dito, wala rin kapayapaan. Bakit? Sabi dito, biglang pagkawasak. Dito sa sanglibutan, biglang pagkawasak. Sabi, kapayapaan, kapayapaan. Kasunod ay biglang kapagkawasak. Pero, sa banal na kasulatan, doon sa tinatangan ng lupa, awit 37:11, ang sabi doon, masaganang kapayapaan. Para sa mga mapalad ka pag ikaw at maamo. Bakit? Mapalad ka sa Panginoon. Dahil kakamtin mo ang tinatahan ng lupa sa langit. Number 4, last na po ito. Nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Amen? Amen. Nagugutom ba tayo at nauuhaw sa katwiran? Magsabi ng Amen! Amen! Ayan. Bakit? Sila'y pakakainin o bubusugin ng Diyos. Uhaw ka sa katwiran. Si Sister Irene, naalala ko eh. Unang pasok nga dito eh. Pasa! Ang talata yun! Diba? Huwag siya sa katwiran eh. Kasi darating ang panahon mga kapatid, pasasakitin ng Diyos ang alin, araw ng kagutom. Hindi kagutom sa pagkain, hindi kagutom sa uhaw sa tubig, kundi kagutom sa salita ng Diyos. At pasasakitin din niya ang araw na kung saan tatanggihan ng tao ang salita ng Diyos. Makikinig na lang sila sa alamat. Kwentong-kwento. Mga katha-katha. Mga animated. Mga walang kabuluhan. Mga katha. Hindi na tatalima sa salita ng Diyos. Let us read that in the book of Timothy. Ganito po ang sabi. Sapagkat darating ang panahon na hindi na makikinig ang tao sa mabubuting aral, yung katwiran. Kundi ang hahanapin ay ang tagapagturong walang ituturo, kundi ang ibig nilang marinig. Pastor, gusto ko lang yung gusto kong marinig. Huwag ka mangaral niyan. Masakit. Gusto namin yung gusto lang namin marinig. O bumaba ka na dyan. Wala kang bayad. O baka ang pastor ba yan? Pero mga kapatid, dito sa iglesia ng Diyos, hindi upahan. Bakit? Wala lang kayong bayad dito. Willing kami mag-preach, magsalita ng salita ng Diyos sa ikabubuti ng ating mga kapatid. Amen? Amen! Eh, may mga pasuupahan eh. Diba? Magsasalita siya, may bayad. Sa Biblia, bawal yun. Kung babasahin natin sa Mikas, may bayad yung mga upahan. Tapos manghuhula sila. Pagkatapos, bayad na. Kaya, mga kapatid, kauhawan natin. Kasi darating yung panahon, tigil na. Wala nang pangangaral. Bakit? Malapit na tribulation. Diba? Pero hanggat ngayon, kinauhawan natin ang salita ng Diyos, kainin natin ang salita ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. No? Sila ay bubusugin, hindi lamang sa tinapay mabuhay, kundi sa salita ng Diyos. Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. No? Yung ibang tao, tinapay lang.
batao, pagkain, napapanis. Huwag kayong magsipagpagal ng pagkain napapanis, kundi magsipagpagal kayo sa pagkain tumatagal hanggang sa ay nawalan. Mateo, sa Juan po yun. Sa Juan, talata po ay 6 hanggang 26, hanggang 27. Ayan. Glory to God, sila'y bubusugin. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Bakit? Sapagkat tayo po ay mapagkumbaba. Pag hindi ka mapagkumbaba, babagsak ka ng Panginoon. Kaya practicein natin yung pagiging mapagkumbaba. Pangalawa, nahahapis. Pangatlo, ano yung maamong? Pang-apat, nauuhaw saan? Sa katwiran. Bakit? Yun ang pananggalang mo eh, sa lungkot. Kaya mga kapatid, ito po ang aking iiwan sa inyo. Marami pa ito eh, mapapalad. Ang dami nyo eh. Blessed sa Mateo. Pero hanggang dyan lang tayo dahil maitilan po ang ating oras mga kapatid. Kaya, kailangan mauhaw tayo, yung pang-apat, mauhaw tayo sa katwiran. Ang salita ng Diyos, matamis. Matamis. Awit 119:105. Kaya merong ano eh, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bakit? Ang salita kasi ng Diyos, matamis. Wala daw mababasa sa matamis na pangalan. Literal, walang talitang sa pangalan, sa matamis na pangalan. Pero yung salita ng Diyos, matamis eh. Ang pangalan ni Jesus Cristo ba, salita ng Diyos? Salita ng Diyos din yan. Mababasa mo. Part siya ng salita ng Diyos. Ano pa? Ang salita ng Diyos, asin din. Oh. Eh, puro matamis na tayo, diabetes na tayo, eh, may asin naman din. Ano yung asin? Salita pa rin ng Diyos yun. Makahulugan, ibig sabihin ng asin, makahulugan o mabiyaya. Sa Colossas 4:6, ang inyo lamang sasabihin ay isang mabiyaya at lasang asin. Nakalagay doon. Kaya mga kapatid, sasapit ang araw ng tao, hindi na makakarinig ng salita ng Diyos. Sarado na. Bakit? Tapos na ang pangangarap ng salita ng Diyos. Kaya, pag-ilihan natin, mga kapatid, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Ito ang mangingibabaw sa lahat. Eh. Maaring sa kanila, tago. Hindi pinapansin, ah, walang makwenta-kwenta yan. Dito tayo sa party-party. Pero mangingibabaw sa huli ang salita ng Diyos. Bakit? Ang pangako ng Panginoon ay darating sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, tao pa lang mapapalad, hindi yung maraming pera, hindi yung maraming kotse, hindi yung maraming lupa, bahay, no? Maganda ang kalagayan, trabaho, daang pinag-aralan, sa langit, di ka tatanungin dyan, anong master degree ka? Nag-aral po ako ng BS Math. Hindi mo gaganunin ng Diyos. Ang kailangan niya, yung humahanap doon sa kalooban niya. No? Seek you first the kingdom of God and His righteousness. In all these things shall be added unto you. Nabasa ko din sa isang verse, prioritize first the kingdom of God. Sa ibang salin. Kaya mga kapatid, kauhawan natin. Amen? Maraming pagsubok, pero meron pong pagpapala at Panginoon. Marami pa yan eh, marami pang mapalad eh. Pero yan lang po muna. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ating pong awitin ang kay buti-buti ng Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikay walang katulad, tunay na ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal.
mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tapa natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat o Diyos sapagkat kiniklaim namin sa aming sarili na kami po ay mapapalad sa iyong harapan. Kami po ay mapapalad ng mga tao sapagkat kami po ay patuloy na sumusunod sa iyong mga salita. Mapalad ang mapagkumbaba, sabi mo Panginoon. Mapalad ang maama. Mapalad ang nangahapis. Mapalad ang nangauhaw at nagugutom sa katwira. Ama, sikapin po namin na ikaw ay mapaglingkuran hanggang sa kauliulihan po ng aming buhay. Maraming mga pagsubok, pero hindi kami nakatingin sa tindi ng pagsubok, kundi kami nakatingin sa tindi ng biyayang ibibigay mo. Hallelujah! Hallelujah! Ama namin Diyos, thank you po sapagkat sa buong linggo na dumaan, hindi kami nagkasakit, Panginoon. Sa buong linggong dumaan, wala kaming naranasang malubhang sakit o aksidente sapagkat kami yung iniingatan. Patuloy kang gumawang makapangyarihan sa amin. Patuloy namin pag-aralan ang iyong kalooban sapagkat darating ang panahon, wala ng mga ngaral, wala ng salita mo, Panginoon, sapagkat dumating ang panahon na kung saan kukunin mo ang iyong mga anak. At darating din ang panahon ang paghuhukom. Hallelujah. Ama namin Diyos, patuloy ka namin. Patuloy mo kami tulungan sa lahat ng aming gagawin. Sa mga plano sa iyong iglesia, sa aming mga pangarap, Panginoon, isang ayon mo po sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga kapatid namin, wala ba o Diyos, ikaw pong mag-ingat, tumabay, at ituro mo sila sa bahay, sambahan. Sa pangalan ni Jesus namin, tagapagligtas. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.